Oh, this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. A very Merry Christmas. And a new one just begun. Ayan, ano mga kapatid, no? War is over. Tapos may kanta pa tayo sa kanila. There's a place in your heart, and I know that this is love. For the brighter than tomorrow. We'll together, we'll be caring up for the living. Make a better place, to make a better world. Heal the world, make it a better place. At marami ho tayo mga balita, no? Yung Mayon Volcano, mga kapatid, no? Unahin na natin muna ang Mayon Volcano. At of course, Francis Leigh Antonio Marcos. TBJ resolution, posibleng ma-delay or ma-deny, no? Yun yung malalaking ano. At wala na, I don't trust the, wala na akong ano. Yung food stamp, hindi ko na isama rito, no? So, yun yung flagship ng program ng gobyerno ngayon, yung food stamp ng DSWD, no? So, it's very important for all of us, no? Lalo sa mga tourist, no? Itong mga food stamp na ganito, no? Sa mga bawat bansa, no? May mga pre-board and lodging, mga ganyan. Siyempre, may na mga kailangan nating malaman din, no? As a traveler, no? So, dito, ay ipaki-share naman mga kapatid, no? Yung mga man naaawa sa akin, eh, paki-share naman to sapagkat ako po unfortunately ako po sa sweldo ano eh baka abutin pa ako ng ano ba tawag dito? Baka abutin pa po ng ano ba tawag diyan? Ng ano po? Baka abutin pa ako ng 1 year or 2 years na po. Yung isa kong channel, baka kung tatagin mo, 1 year, 2 years. Whatever it is, kasi meron akong channel na baka abuti ng 2 years. So, lang. Wala naman din problema yon, no? So, ang importante naman po ay, ayun, no? Ang palagi namang importante po sa atin eh, makapagbigay tayo ng tuwa, saya at ligaya, no, sa mga tao at information, no, at mapagtanggol natin yung mga tao na nangangailangan, no, ng kalinga, ano po, ayan po, no, sana ay samahan niyo ako dito sa ating bagong channel. Bagamat ito ay wala pa subscriber ho ito dahil bagong-bago, no? Ngayon lang po ako nang ano ay mas mainam po ito, no? Mas mainam-inam po ito kasi ito po ay hindi naman siguro abutin ako ng 1 year, no? Bago makasweldo rin siguro dito. Ewan ko lang kung palagi ko naman eh bago ko ma-monetize dito ay ano na, no? Tawag diyan ay na ano na ang nabatawag dito na nalansag na, no, itong mga masasamang loob diyan sa loob, no, na nag ano sa atin, ano, nagnanakaw, no, yung nagnakaw ng 60 million ay parang lumalabas po, no, sa akin theory na talaga palang sila po ay lumalabas po na talagang kaya nilang manipulahin, ano, yung ating namamanipulate nila po eh yung ating ginawa nga nagawa nga nilang ano 1 year. Pero okay lang eh lumaban tayo sa kanila, nilabanan natin sila at walang problema sa akin yan. Pag nakipaglaban po tayo, eh nakipaglaban po tayo. Ganun lang kasimple. Lumalaban po tayo ng patas, no? Nagsimula lang yan sa ano eh. Kay Bong Navarro, no? Kay Francis Leigh Antonio Marcos.
ano nun eh. Hearing ni boss FLM. Kasi panay ang biyera ko nun eh. Araw-araw talaga yun kay boss FLM. Ngayon, mukhang araw-araw na naman din tayo, no? Na pero ako po ay sa Supreme Court na nag-iingay. No? Pagkat ito po ay Supreme Court na po ang may hawak. Itong mga ganitong situation po natin ngayon na ganitong nangyayari ay ito po ay sitwasyon na kung saan ay Supreme Court po ang makakatulong sa atin. So, ito yung very first time ko na nag-live no, dito sa channel na ito at mukhang hindi pa talaga alam ng mga kababayan natin. Ano? So, antay-antayin lang natin. Ewan ko kung lumabas. Baka pakito, inanggala ng boses. No? Posible yan. Matindi ang kakapalan ng mga malalakas ang loob nitong mga sindikato no pero medyo mahina ang kanilang utak no mahina so dito diretso tayo Legazpi after several days of silence Mayon volcano on Albay again showed increase abnormal behavior during the weekend lagging at least 30 tremor events that last 92 seconds and accompanied by volcanic no itong sa volcanic no itong yan yung volcanic activity, no? So, nagkakaroon ng earthquake, no? Paul Alanis, Bilbok resident volcanologist at Dalignon Hills, Alberta in the city, said this arrived abnormal parameters indicated that Mayon's breathing alert level should not be lowered yet. These recurring abnormal signs tell us that Mayon is still in high level of unrest. There is no way for us to lower the volcano's alert status from level 3 to 2. So, delikado pa rin, ano? So, hopefully, sana, with God grace, no? Sana, lahat sabay-sabay yung mga volcano natin, masking yung sa Taal, may problema din kami rito, hindi kami makaakyat ngayon sa Tagaytay, ano? Ang hirap pala magkabahay dyan, no? Paano kung nakabili ka na dyan ang bahay, no? Sa Tagaytay, at ganito nga nangyayari. No? So baka bumagsak ang lupa dyan. Kasi every time na lang pala wala. Kahit na bumutok na siya, eh pwede pa rin pala siyang makapamerbisyo sa pamagitan ng kanyang smog or yung kanyang pyroclastic or yung kanyang emission ng sulfur, no? Na delikado po sa ating kalusugan. God grace na sana. So, sunod-sunod po yan, ano? Tapos, siyempre, may mga, ano po tayo, no? May katanungan nga pala tayo dyan, mga kapatid, na Francis Leo Marcos verdict, dinidelay lang nga ba, no? So, tayo po yung nag-appeal araw-araw, no, sa Supreme Court, no? Na dinggin, no? Yung ating, madinig yung ating panawagan, no? Na sakali, ayan, no? At meron nga pala ditong 65 movies, no? Kaso October 15 only, so lahat po yan sa SM, ano? So ₱65 makakanood ka na ng sine, no? Bumagsak na po, no? Ang pelikulang Pilipino at ang mga, ano? Kasi napapanood na rin kasi ang nakadali dyan kasi lahat ng pelikula ngayon, binibili na lang ng Netflix. Bibenta mo na lang sa Netflix. Kaya Prime Videos. Tapos, okay, Viva Max, mga ganon. Mag-ano ka na lang, ganon. Mag-ganon ka na lang. Parang gagawa ka ng pelikula, no? Or magkaroon na lang Philippine Edition, no? Sariling ano natin na kung gusto nila makapanood ng mga pelikula ng Pilipino, ay parang meron tayong Netflix din, ano? Pinoyflix, mga ganyan. So, kung saan yung mga pelikula po, ay doon na rin mapapanood, magbabayad ka lang ng subscription. Palagay ko, mas malaki kita nun eh. Monthly, no? Diba? So, kukuha ka din ng mga creators, bibili ka rin ng mga pelikula sa iba't ibang bansa, no?
lalabanan natin yung Netflix. Pwede yun eh, kung may makaisip. Sana hopefully ganun. Kasi mukha nag-iiba na yung landscape ng sinihan, ano? Wala nang gustong manood ng sine ngayon. Kasi nga, may Netflix na, may mga TV natin, Android phone, Android na yung TV, malalaki. May 66, may 60 inches tayo, 55, no? 60, 70, malalaki na yung mga screen, no? TV screen ng mga tao ngayon. So, tapos may mga subscription na rin sila sa Netflix. So, sa Netflix na lang pinapanood. At convenience of your homes. Tapos, pwede mo pang i-delay-delay or pag-busy ka or ano mo, diba? Sa sinihan kasi pag nanood ka, eh, mga mag-shota na lang yata nanonood ngayon doon, ewan ko. Pero ito, 65 pesos, oh. Ibig sabihin to, ito na yung mukhang nalulugi na yung mga sinihan natin, ano? Talaga nag-iiba na talaga yung landscape ng ano eh, ng AI na nga tayo, eh, no? So, siguro darating yung panahon, no, na yung mga artista magiging normal na lang sila. Parang no, kaparehas kung naranilang namin, vlogger. Kasi parang, sa tingin ko, parang celebrity na rin yung datingan namin eh. Yung mga, kasi ako na, ako recognize naman ako ni Mami Christie. Na-recognize naman ako ni Master Joey De Leon. Diba? Yung mga artista, mga artist natin, kagaya ni Jericho Kalingal, diba? Siyempre, kung kilala ako ni Mami Christie, di yung mga kasama niya, kilala na din ako. Hindi, kung kilala ako ni Master Joey, siyempre, yung mga kasama niya, di kilala na din si Junggong, di ba? Siyempre, magtatanong, sino ba si Junggong, di ba? Ganon. So, ayun yung mga development talaga ng AI, no? Nakita natin talaga. Kaya ito, talagang, baka yung mga, magsara na yung mga pelikula, eh, no? Kasi gagawa ka ng pelikula siguro for ano na Netflix. Ganun na. Pwede kang gagawin ng pelikula pero for Netflix na bibenta mo na lang ron para kumita ka. Para masambot mo yung ano. So dito naman kay Boss FLM, no? Itong TBJ resolution na to, posibleng ma-delay po ito. Nababasa ko na yung mga ano kasi yung kay or ma-denied, ano? Itong kay Boss FLM naman, dinidelay, no? Dinidelay yung kanyang, ito yung ngayon ang isinusumbong natin sa Supreme Court na sana po ay ano na po siya, no? Mabigyan na siya ng resolution o mabigyan na siya ng, makipag-commit nga kayo. Me, mag-commit ka nga sa ano ko? Paki-comment nga kayo mga kapatid, no? Dito sa ating palatuntunan para kasi first time ko itong nagano eh. Nasa Facebook ko. Dahil nga hindi pa to alam, no? Nagsaba ko, di ako makapag-message ka, only member lang daw. Subscriber, bagong channel pa. Yes, ako yan. Subscriber dapat. Mag-subscribe kayo sa akin. Ako yan, no? Oh, paki-subscribe na lang, no? Kasi 1 year ako bago makasweldo, eh. Nakita ko na yung trajectory. Hindi ko alam kung gaano kang ilalas ng kanilang sindikato dyan sa YouTube, no? Ayun, ibig sabihin, nakasubscribe na si Rod Lionheart, no? Yun, nakakomment na. Salamat kay President Rod Lionheart Lopez na simulat sa pool ay nakasuporta, no? Sa atin at kay Boss FLM. At yun nga, no? Yun yung sa tingin ko lang, no? Ay ang lalakas ng loob po ng ang lalakas po ng loob na etong mga taong ito, i-delay, no? Kasi nga, walang clear resolution sa Supreme Court. Walang clear resolution. Although, sinabi na pwedeng i-impeach. May clear pala. Sinabi sinasabi ng batas, no? Ayon dito sa
sa saligang batas, Article 8, Section 15, kung ako magkamali, ay supported by Article 3, Section 16. Ito naman ay Article 8, Section 15. No? Ang sinasabi doon po sa Article 8, Section 15, ay ewan ko lang kung nalagay ko rito, no? Kasi nasa libro eh, ay pwede pong ma-impeach ang Supreme Court justices or sino man justice, no? Kapag nag-violate sila, sa, because that is culpable violation of the Constitution. Sa Supreme Court, bibigyan ka lang ng 2 years to give decision or resolution. Ganun sa appellate courts or ano sa mga court of appeals 2 years, pero sa regional trial courts or lower courts binibigyan lang sila ng 3 months or 90 days. Kapag ka lumampas ka po ng 90 days, ikaw po ay culpable violation of the Constitution po. Lumalabag ka na po sa violation, no? At si Vice Ganda po ay pinayuan ng ilan na hiwalayan na sila, no? At magkakaroon sila sa October 24 ng anniversary at namimiss na sila ng mga fans nila, no? All over the globe din, ano? Malakas din naman tong Echotem kahit paano, pero minalas nga lang at naipit sila dito sa sistema, no? Na kung saan itong si Vice Ganda ay nagmamatigas pa rin, no? Ayaw nilang aminin, no, na nagkamali sila, which is wrong, no? Dapat tumatanggap ka ng pagkakamali kasi pwede kang tanggalan ng license dyan. So palalangin natin na itong Bicol ay hindi naman madisgrasya yung mga tao dito, no? Itong ating bulkan sana umayos na ngayon. Pero kung gusto mong maano itong bulkan, pwede mo siyang butasan, eh. Yung pinakabunganga niya, palakihan mo lang ng butas. Hindi na yan, papasingawin mo. Itong Taal naman, singaw na, pero may sumisingaw pa din ng mga, parang, ewan ko, parang buhay yata yun. Ayaw yata ng bulkan na may may mga nasa paligid niya. Sindikato talaga dito sa Whitey. Sindikato po. Dito, titirahin ka nila, babawasan ng, babawasan yung mga views mo, yung monetization mo. May sindikato. 60 million ba naman ang kinana? Wala pa ba ang sindikato? Mananakaw ba ang 60 million kung walang sindikato? Bari mo. Yung yellow dollar sign, pag maganda, pag maraming views yung ano mo, yung, bawa, nakachamba ka, maganda yung content mo, lalagyan nila ng, hindi mo, bigla nilang lalagyan ng yellow dollar sign nang hindi mo alam. Kung hindi mo napansin o hindi ka nakamonitor sa mga vlog mo, sa mga ano mo, sa content na pinapost mo, hindi mo na monitor, hindi mo alam may yellow dollar sign na, hindi ka kikita. Pero yung ads, hindi nila, tuloy-tuloy yun. Kailangan pinaka-battle that, dapat ipa-private mo. Kasi ang problema, kung on time ka, yung latest news ka lagi, after 3 days to 4 days, wala, napaso na yung balita mo. Yun lang yung problema. Kaya, yung yellow dollar sign ay ilabag sa saligang batas po yan. Labag, illegal ho yan. Eh. Tinanggal na ho nila sa akin yan. Hindi na ako kinakana ng yellow dollar sign, pero yung aking views kinokontrol po at yung ating kita. Kaya, tingin ko, mas practical po na mag-create ako ng bagong nito, ng bagong ganito, kaysa start from scratch, kaysa magantay ako ng 1 year to 2 years. Diba? Pero magpo-post pa din po ako doon, pero talagang pag-atake, no, sa kanila. Pababagsakin ko yung sindikato nila. Hindi ako magbabag down sa mga sindikato. Kakampi natin ng Diyos. At pinagtatanggol ko ang lahat ng mga YouTuber creators. Kahit mag-isa lang ako, kahit walang kumampi sa akin, diba? Lalabanan ko yung Hamas. Ha, huli ang magnanakaw at scammer. Hamas.
Huli ang magnanakaw at scammer. Mas okay po talaga ang Meta. Ganun ba? Parang mas matindi ang nakawan dyan yata sa Meta na yan. Ang daming problema ng Meta. Pinapasukan kasi ng mga pag may Pinoy na pinasok. Netflix, pinasukan yata ng Pinoy. Kita mo, naging barakulkul na yung Netflix. Pinasukan kasi ng Pilipino eh. Basta tang negosyo, nilagyan mo ng Pilipino. Tapos na, nakaw dito, nakaw doon ang gagawin eh. Hindi naman sa pag-ano, Pilipino rin ako. Kaso nga lang, yung tradisyon natin, parang yung ano natin, sistema natin dito, nakaw doon. Kita mo sa LTFRV, di ba? Corrupt dito, corrupt doon. Mga, nakita mo lang naman sa bigas, di ba? Kung paano nila kinokontrol. Hinohord nila mga sibuyas, di ba? Nakikita mo eh, hindi natin maikakaila na puro tayo rito, puro magnanakaw. Puro korapan nasa gobyerno. Sa totoo lang, magsimula ka sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Halos lahat magnanakaw eh. Hindi ko naman nila lahat, pero marami. Marami yan. Korap. Ibig sabihin mga puppets. Either puppets, korap. Negosyo dito, negosyo doon. Bulsa nila, pinapayaman nila. Di ba? Pagka, ayaw ko na lang mabanggit eh. Pero, di ba, yun lang ang posisyon, nakakapagpatayo ng bahay. Pagka maka-mayor-mayor lang, land grabber. Di ba? Kasi makapangyarihan sila. Kaya, ang hirap naman manalo dito kung yung matitino, hindi naman maboto kasi nga, ang isip ng mga tao, baka hindi manalo. So, kailangan talaga, meron tayong magtayo tayo talaga ng dito ng parang AI or samahan no ng mga tao ng mga profesor mga from all of walks of life no yung mga matataas ang mga IQ na mga tao na pwedeng makapagbigay ng shed light ng ano yung mga dapat na tao na dapat malagay kasi kalimitan ng mga kandidato puro puppets. Puro mga hawak sila ng mga kabal, no? Yun yung nangyari sa bansa natin. Siguro, paunti-unti, magiging matino rin ang bansa natin. I'm very positive naman ako. Na basta't labanan lang natin yung mga korap. Kasi kahit na gano'ng kakapal ang pagmumukha ng mga sindikato na yan, bagay talagang kapal na mukha niya. Huli na, hindi pa amin yung mga yan. Kailangan talaga wag iboto, tanggalin, or what. Tatlong taon na mahigit puro delaying tactics. Kawawa si Basepel, nagdudusa na. Wala namang, kundi makatulong lang sa mga kabayan na maghihirap ng panong pandemya. Yes, yan ngayon ang pinapaalam ko sa Supreme Court. At nakita nyo naman yung plead ko, no? Mag-isa lang ako doon. Although maraming presidente, no? Worldwide o global, no? Ang ano pero hindi kayo makapag-plead sa naunawaan ko naman yon kasi hindi nyo nga alam yung batas. Ako at least alam naintindihan ko bilang ako ay nagtuturo ng saligang batas. At least naunawaan ko kung ano yung sinasabi ko. Kaya yon doon maliwanag dito na labag na talaga yung 90 days. Lumampas na sa 90 days so meron na tayong paglabag sa saligang batas. Yan ay culpable violation of the constitution, gross ignorance of the law. Pero takot ang mga abogado kasi judge ang kalaban nila. So, Supreme Court. Pero may mga abogadong matatapang nagdidemanda ng gross ignorance of the law. May mga palaban na abogado. Hindi lahat duwag na abogado. May mga palaban talaga. Nagdidemanda talaga ng gross ignorance of the law sa mga justices. Oh, sa mga judge. Lumalaban talaga. Yun yung magandang mga abogado. No? Yun talagang ipaglalaban yung karapatan mo. Eh dito, obviously, sa bagay, pinaalam ko naman sa Supreme Court. No? So, may idea na ang Supreme Court. Kasi araw-araw naman ako eh. Mamaya, magpo-post na naman ako sa kanila. Diba? Maskin yung vlog ko eh. Maskin itong vlog natin. Diba? Sinishare ko ito sa Supreme Court. Para mapanood ng Supreme Court. No?
yung ating pagtalakay. Pero ito kasi, mahaba ito. Kasi nga, introduction pa tayo. So, nag-i-introduce pa lang tayo. Ito yung first, parang ito yung first time vlog ko eh. So, paano ba natin lalagyan ng, kunin ko lang yung ano ha, itong, ano ba tawag dyan? Itong, cellphone? Yung cellphone natin, para, maano natin yung ano, no? Ayun, thank you. Para malagyan natin ng ano, moderator, no? Kung pwede na, titignan natin, ano? Ako, hindi ko pa pala nalalagay rito, no? Paano kaya lalagyan ng moderator? Add as moderator, yun. Ayan, ano? Thank you, Press Road, ha? Ayan, ha? So, moderator na natin si Press Road. Hindi ko pa pala na, ano, ay, hindi ito. Kasi sa isa kong, yung isa kong cellphone pala, yung pula. Pero okay, gagaano ko rin dito mamaya. Kasi first, ito ginamit ko. At least, ito siguro, may chance pa ito na, di ba? May chance pa ito. Na, ay nga pala, ano, yung sa Israel, ano, ay, nako eh, itong, umatake yung, ano, no? Lebanon ba yon? Ha? Umatake yung Lebanon, ano? Grabe, no? Nakikialam yung iba pang mga bansa, no? Kaya dito lumalabas na itong Israel, yung labanan ng Israel, ay hindi ito lupa eh. Kalokohan na lupa ito. Ito ay principle eh. Ang pinaglalaban dito, alam niyo kung ano? Religion. Lumalabas doon sa aking investigation na kasi tinanong ko din naman sila. Sabi ko, kapag kabahin natin yung lupa dyan sa Gaza Strip, hinati natin. Israel, Gaza, dyan sa may Palestinian, hinati sa gitna. Matatapos na ba yung kaguluhan? Hindi ako masagot eh. Saka dito, makikita natin na itong mga Islamic area, hindi daw ano yon, hindi daw terrorism yung ginagawa, no? Nung Hamas, yung mga ISIS. Eh ano tawag mo doon? Di ba? Yun yung sinasabi natin 14th century pa, old. No? So talagang alam niyo na ibig ko sabihin, hindi yan awayan sa lupa. Kasi marami naman lupa ang Jordan. Maraming lupa ang Egypt, maraming lupa ang Libya, maraming lupa ang Qatar, ang Saudi Arabia, ang dami nilang lupa. 'Di ba? Oh. Kung lupa lang, eh bakit hindi nila, 'di ba? Bakit hindi nila kalungin 'tong mga 'to? 'Di ba kayo nagtatanong? 'Di ba? Oh. Salita pa ganun. Ang dami pa lang nilang protester. Ang dami pa lang nilang kung lupa or sabi pre-Palestine, no? Sabing ganun. Kung marami pa lang silang supporter all or around the globe, bakit hindi nila mag-rally? Kung meron silang gustong mangyari, kung ano man yung gusto nilang panawagan. Dahil madami naman pala sila around the globe. Eh. May sa Canada, may sa US. Oh. Maririnig ang boses nila eh. Pero ginawa nila, inatake nila pali, may patraidor ang Israel. Decapitated yung mga bata. Diba? Eh, terrorism yun. Well, hindi justified yun. Hindi pwedeng injustified yung ginawa nilang yun.
pag sa kanila ginawa, eh, galit sila. Pero pag sila ang gagawa, justified. Ganon. Okay lang yon. Dahil ang papatay naman natin, ano eh, di ba? Hindi nila kasi karili yun. Yun yun. Lumalabas dito kasi pa hindi nila karili yun. Ganyan yun noong mga 14-15 BC. Kaya buong Asia, alam nyo na religion. Tayo lang dito ang Christian nation. Dahil nasakop tayo ng Rome. The rest, ano yan? Di ba? Alam nyo na. So, kaya naging clear sa akin dito kung anong ano yan. Kasi yung mga Lebanon, yung mga salita nila, ng mga leader nila, lumalabas na okay pala yun. So, yun yung danger, no? Ng mga religion na yung paniniwala nila. Okay lang gawin yung mga ganun. Di, ang war, hindi talaga matatap. Wala, hanggat yung paniniwala nilang yun, na pwede lang, pagka hindi mo ka, ano, pwede mong patayin. Hanggat hindi nawawala yun, yung paniniwala na ganyan. Hindi mawawala yung mga ganyan terrorist. Kasi naniniwala sila na justified yun. Maaaring yung binabasa nilang libro, hindi ko alam, hindi ko naman nabasa yung kanilang paniniwala at mga libro. Kapagka hindi nila kaano, justified, yun yung danger nun. Aba, eh, tayo kung hindi ka papaniwala, pwede mo bang ipilit ang paniniwala sa iba? Di ba? Paniniwala mo yun, tapos ipipilit mo sa iba, tama ba yun? At pagka hindi nila sumunod sa paniniwala mo, yari ka. Di ba? Ganun na nangyari yun eh. Yun ang basa ko eh. Hindi yan ano. Hindi yan na usapin ng lupa. Hindi lupa yan. Si lupa lang. Ang dami-daming lupa dyan. Pwede nilang ano yun yan. So, hindi natin alam kung paano mag-escalate itong ano. Buti ka mo, may mga support ang US, no? Kung wala yung US dyan, bait, talagang mapapalaban ng Israel dyan sa Iran, no? Pagtutulong-tulungan siya dyan. Yun ang magiging problema ng Israel dyan. Buti ka mo, may mga support siya ng mga Christian nation kagaya ng US. Biri mo, nananahimik ka eh. O, di ba? O, nananahimik ka biglang, di ba? Nananahimik ka doon sa ano mo, bigla kang, di ba? Dahil hindi mo sila kapaniwala, hindi kayo magka-faith, yari ka, di ba? Dapat yung ganyan na paniniwala, matuldo ka na yan. Dapat liwanagin yan sa kanila. Di ba? Liwanagin yun sa buong mundo, sa United Nations, kung ano ba yung principle nila. Paano kung hindi nyo karili yun? Ano gagawin nyo? Dapat tanungin eh. Para at least alam natin yung principle nila. Dapat tanungin sila ng ganun. Pagka hindi nyo, alam mo, hindi nyo kasalungat yung paniniwala, iba ang reliyon, ano gagawin nyo sa kanila pag hindi nyo ka-reliyon? Diba? Yun yun, para maliwanag. Sinabi naman nila na wala kami gagawin. Pag hindi namin ka-reliyon, respeto namin, di ayos. So wala ang nakasulat sa inyo, sa mga Bible nyo na pag hindi nyo ka-reliyon, justified yung ano yun, diba? Kitla ng buhay, di ba? Wala naman silang karapatan pumatay ng kahit na sino, di ba? Wala matang karapatan na ganun eh. Ba, hindi ko maintindihan dito, bakit, di ba? Na ganun ang ginagawa nila, 14th century pa. Ganyan na yung pinaggagawa nila. Di ba? So, eh, itong matigas din tong Israel eh. Walang gera na hindi na ipanalo nito eh. Laban sa kanila eh. Diba? Eh ano yan eh, land of God, yan ang promised land eh. Protektado ng Panginoon Diyos yan. Yung holy land yan eh. Kaya hindi po protektahan ng Panginoon Diyos yan. Ano na yan?
Ewan ko kung nasa biblical times, nasa Biblia yara ta ito nangyayari. Ang mga bansa ay tatayo laban sa Israel. Eh, no? Mga ganun. Hindi ko alam kung ano yung ano na ito, no? So, parang history na itong nangyayari na ito. Sana ma... Sana, yun ang dapat linawin dito. Sa tingin ko, no, dapat linawin to, magkaroon ng dialogue. Linawin dito sa kanila, paano pag hindi nyo karelyon? Diba? Kasi sa Pilipinas, ang daming relyon. Libo ang relyon sa Pilipinas. Pilipinas pa lang yun. Dami nating relyon. Sa buong mundo, no? Iba't ibang klase ng relyon. Paano yun? Diba? Wala ka na bang karapatan na sa paniniwala mo, sa faith? Kasi sa saligang batas natin, may, lahat tayo may karapatan sa paniniwala. Eh. Belief, mga religious belief. Eh. So, ewan ko. Kaya dito, kawawa si Boss FLM, no? Kaya yun, kung meron kayong pagkakataon, no, na pumunta sa Supreme Court, sa FB page, no? Facebook page. Mag-comment kayo, supportahan nyo yung comment ko doon. Likes kayo. Supportahan natin, no? Para malaman ng Supreme Court kung ano yung nangyayari. Supreme Court PH. Ano po? Ito po yung link, no, ng Supreme Court. Facebook po. Ayan po, no? Supreme Court. Ayan. Ayan po siya. Ano po? Pakipasyalan na lang po yan. At makikita niyo po dyan yung aking mga comments. Paki-likes na lang yung comments ko or paki-follow up na lang yung comments ko. Para at least makatulong tayo kay Francis Leo Antonio Marcos para ma-expedite, no? Siyempre, ang mangyayari dyan, ko-questionin, no? Ng Supreme Court, tatanungin, marami na nag-rally dito kasi sabi ni BP Sara, di ba? Dapat bigyan daw ng anuhin daw, expedite, no? Huwag i-delay-delay yung paano ng mga tao, no? Kaso kasi nilalagay nila sa sarili lang. Pagka yung justice eh, na-delay, at din justice delay, justice denied, minsan nalalagay, no? Sa, nilalagay nila sa kamay yung batas. So, nagkaroon na ng order ang Department of Foreign Affairs, no? Alert level na po tayo. So, ibig sabihin, sa Gaza po yan, mandatory na po ang repatriation ng mga Pilipino doon. Mukhang hindi na tala, mukhang ano na, 137 na Pilipino sa Gaza po. Ano na siya? Talaga matindi na. Talagang ano yun natin, kukunin na eh. So, talagang hindi na matatapos ang gera na ito sa tingin ko. Nako. Galing ah. Yeah, sumasabit pa na isang kamay. Pag lalaglag to, patay ito eh. Mamaya isi-share ko yon. So sa ngayon ay... So meron tayong magaganda pang beach sa Pilipinas po na mas magaganda pa sa Boracay, no? White sand, no? Pero ang problema, sa Sulu, eh may Abu Sayyaf. Eh sinasabi nga ng probinsya, Abu Sayyaf free na daw. Ewan natin. Sana hopefully totoo. Pero kasi tagilid ako pagka sa Mindanao eh. Ayokong pumunta dyan. Kasi marami mismo nagkasabi sa akin eh. Mga taga doon na mismo. Ayaw nilang makakita ng mga ano,
Ayaw, mahirap na lang magsalita dito. Nandiyan na ba? O sige, silipin mo na lang. Naka-standby na ang Manila Police District at E-Trikes para sa libreng sakay ng mga pasayerong maapektuhan ng nationwide transport strike ngayong Lunes. So, ito nga palang pinaglalaban ko guys, no, yung E-Trike. Sabahan niyo ako po na ma-legalize tong E-Trike. Parang i-consider siya as bisikleta. Kung saan nakakadaan ng bisikleta, dapat yung mga e-bike, e-trike ay makadaan din. Sapagkat ito ay pinang sundo sa mga eskwelahan, hindi maiwasan po na makadaan ito sa mga highway, no? Kung sa gilid lang sila, bigyan sila ng mga dinadaanan ng bike lane, no? Kahit sa bike lane na lang sila dumaan, sa tingin ko ay dapat may karapatan. Kasi mas maganda sa environment, mas maganda siya sa environment, at mas maganda siya sa mga ano, sa maganda sa environment ito eh. Walang usok. Mas ito nga ang gusto kong tumakbo na sa buong Pilipinas eh. Kasi nasyado nang usok sa atin, sa totoo lang. Magkakasakit ka na sa baga eh. At saka ang iingay ng motor, sa totoo lang. Mabibingi, nakakabingi yung ibang mga motor. Ang ingay-ingay. Istorbo. Lalo pa kapag kagabi. Unlike ito, tahimik lang. Diba, walang ingay. So, sa tingin ko ay, dito sa Cavite kasi, matindi po ang ano rito sa Cavite. Ito po ay land of trikes, e-bikes, Cavite po. Pinakamarami po ang Cavite sa e-bike. Eh. So, ayun po yung pinaka pumasok, no? Level, alert level na po dyan sa Israel. At mandatory na po ang repatriation. No? Yung iba ayaw umuwi eh. Eh hindi naman tayo, ewan ko ba? So may mga bus ngayon na bagong labas, no, mga kapatid, no, na LED na. Pwede ka na manood sa bus. Buong bus, LED. Grabe, no? Paano kaya nagawa ito, no? Totoo kaya ito? So, siguro yun lang po muna, no? At maraming salamat, no? Kung may oras kayo, pakipasyalan ng Supreme Court at suportahan nyo po yung ating panalawagan na bigyan na ng desisyon si Francis Leo Antonio Marcos. Nasa Ilocos pa. Taga Ilocos pala yun. Nasa Ilocos pa yung bibigyan namin ng ano. So, yun lang po muna, no. Press Rod, thank you so much. No? At yung iba na hindi pa nakarating dito, ay sana makaabot kayo, no. At hindi pa alam eh. Tinatanong, ikaw ba yun? O, ako po. Sapagkat po, yung channel ko po ay under attack. At abot pa ako ng isa o dalawang taon bago sumweldo. Eh, nagbakasakali na lang ako dito sa pangalawang channel na hindi na nila ito pakikialaman sapagkat ito ay hindi naman monetized, so wala naman silang mapala dito. So, ayun lang po muna. Baka dito na lang po ako mag-live muna. Tatry ko din mag-live guide sa paano ano, para ma-promote ko din itong channel na ito. Sa ngayon ay pasalamat muna ako sa lahat. Press Rod, thank you so much at sa FLM family, no? Yung fans ng TBJ, ng Itchow Time, no? Lahat po, no? Ng, ayun po, no? At tayo po ay, ano hindi nyo ating mga herbal medicine, no? Sapagkat mahalaga rin po ang herbal medicine. Ang ginagamit ko po ay mga herbal, eh. Kasi yung herbal sa tingin ko, eh, importante rin talaga sa buhay ng tao. Yun po muna at maraming salamat. End of broadcast po, no? Thank you so much sa lahat. At sa mga manonood pa po, salamat po ng marami.